Hello, good day, mga kapatid. Dito na naman tayo sa verse of the day. 1 John chapter 4, verse 7. Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Amen. Yan ay nag-encourage sa lahat ng mga Christians. Dapat daw tayo ay magmahalan sa bawat isa. Okay? Love one another. But at the beginning, the reality, the nature of man, wala talaga tayong alam tungkol sa pag-ibig. Wala tayong alam, kundi binabase lang ang pag-ibig, no, sa bawat isa kung may mga conditions. Binabase ang pag-ibig kung ano ang nakikita niya na para sa standard ng isang tao, ay susuklian din ang pag-ibig. No? Ganun, wala talaga tayong alam kung ano ba yung pag-ibig. Dahil sa Romans chapter 3, verse 22, lahat tayo ay nakasala at nahiwalay sa presensya ng Diyos. So, hindi talaga natin alam kung ano ba talaga ang pag-ibig. No? Now, dito sinabi ni John na ang pag-ibig, kaya pala wala tayong alam, kasi galing yan sa Diyos. Ang totoong pag-ibig ay nasa Diyos. Love comes from God. Siya talaga ang mayroong totoong pagmamahal sa atin. John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, and whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Yan ang tunay at totoong pag-ibig. Ay pinakita natin Diyos Ama na sa pagbibigay niya kapan ng Jesus na tagapagligtas sa ating binabayaran ng ating makasalanan. Unconditional love, in spite of who we are. No? Ang Diyos ay nagpapatuloy sa pagmamahal sa atin at tayo ay iniligtas sa bingit ng imperno, sa bingit ng kamatayan na walang hanggan. So the love is really comes from God. Paano yan? Paano natin makakamtan? Paano natin matutunan ang pag-ibig na galing sa ating Diyos? Sabi ni John, kung ikaw magkaroon ng tunay na pag-ibig na galing sa Diyos, kailangan natin ay maisinilang diyan sa ating Diyos Ama. Yan ang born again. Maisinilang tayo. Sa pangalawa, hindi na sa physical, but sa spiritual. Sinulat din ng John yan sa John chapter 3 verse 5 and John chapter 3 verse 7. So, kailangan talaga tayo para kung maisilang tayo sa spiritual ng ating Diyos Ama, ay para na rin tayong, no, yung characteristic ng Diyos Ama ay mapasa atin. Kailangan tayong maisinilang ng pangalawang bisis sa spiritual diyan sa ating Diyos Ama para tayo ay mayroong pag-ibig gaya sa ginawa, no, ng ating Diyos sa atin. Ito ang tanong, paano tayo maisinilang sa spiritual? Sinabi ni John sa panghuli diyan na if everyone who loves knows God, dapat daw kilala natin ang ating Diyos Ama. Sabi natin, Pastor, alam ko naman ang Diyos, naniniwala ako ng Diyos. Ito yon, yung knows diyan ay ikaw sa pagkakilala mo sa ating Diyos Ama, ay doon lahat ibigay mo. Siya lang ang kikilalanin mo ng Diyos. Because He's a jealous God. Kung talagang kilala mo ang Diyos, din tanggapin mo si Panginoong Jesus sa buhay mo. Kasi Siya ang gift. Siya ang gasa ng ating Diyos Ama. Paniwalaan mo. Magkaroon ka ng pananampalataya kay Panginoong Jesus. Tanggapin mo Siya sa puso mo as your Lord and Savior. Kung kilala mo ang Diyos Ama. Kasi kung makakapasok si Panginoong Jesus sa buhay mo, lahat ng nasa atin ay babaguhin Niya. At doon natin, no, talagang tunay na makilala ang Diyos Ama. Kasi si Panginoong Jesus na ang magdadala sa atin, sa ating Diyos Ama, doon sa kaharian. So yun ang mga proseso, no? Mamulat tayo sa pag-ibig kung tayo ay tatanggap ni Panginoong Jesus as our Lord and Savior. Doon natin makilala ang Diyos Ama. Kasi si Panginoong Jesus ang magpapakilala sa Diyos Ama sa atin. Siya ang ating mediator. Siya ating tagapagligtas. Doon pa tayo magkaroon ng pangalawang pagkasilang sa espiritual. John chapter 1 verse 12. For those who believe and receive in His name, the Lord Jesus Christ, bibinigyan tayo niya ng authority to become children of God. Ha? Kasi ang pag-ibig ay taling sa Diyos. Now, if you are already born again, then, hindi na natin gagawin ang klaseng pag-ibig dati sa ating old sinful nature. Ang gagawin natin, ang ipapractice natin, ang tunay na pag-ibig na ginagawa natin, Diyos Ama, unconditional love na maibigay natin sa ating mga kasama sa church, mga kapatiran at mga kaibigan kasama sa lahat ng tao. Unconditional love na galing sa ating Diyos Ama. Amen? So yan lang and God bless.